maya-maya makaparang eh, medyo lalayo tayo dito ng count ng bahagya, no? Sino nga ba naman ng hindi makakakilala kay Jeff the Killer, isang kilabot na killer? Pero paano kung nandito siya sa isang misteryosong mundo, ang kinikilala at kinakatakutang killer, hindi lamang sa tunay na buhay, maging sa Minecraft, Creepypasta. So what's up mga kapareng, at welcome back dito sa ating panibagong video. At ngayon man, no, sabi ko nga sa inyo, sabi nga sa intro mga kapareng natin, susubukan natin ang word ni Jeff the Killer. Kasi sabi nga nila na nandito nga daw si Jeff the Killer sa world na ito. So mga kapareng, nakita nyo, as you can see ha, naka-off yung ating multiplayer game. So walang ibang makakapasok dito, walang ibang makakapasok na player dito sa world natin, maliban kay Jeff the Killer, sapagkat may kapangyarihan siya na maglakbay world to world mga kapareng, na parang kagaya ng isang delikadong entity na si Faceless Steve na kayang maglakbay world to world. So ito, generating world na, at makikita natin kung may encounter nga ba talaga natin dito, kung nandito nga ba talaga si Jeff the Killer sa world na ito. Let's see mga kapareng. Okay, loading na mga kapareng, here we go, malapit na tayo. Okay mga kapareng, nandito na nga tayo sa isang creepypasta world na pagmamayari ni Jeff the Killer. At sa world na ito mga kapareng, ay pwede nga nating ma-encounter, no, ang sikat na killer na si Jeff the Killer. So ito mga kapareng, kumuha muna tayo ng para makapag-craft nga tayo man, no, na mga sword ang gagamitin natin. At mga kapareng, gagawa rin muna tayo ng bahay natin dito, no, kasi mag-stay tayo dito ng ilang araw. At kasi man, matatawag na rin natin itong dokumentary para kay Jeff the Killer. So kung matatandaan ninyo mga kapareng, sa mga nakaraang video natin, I think a few months ago na nakalipas, gumawa tayo ng video patungkol kay Jeff the Killer, kung saan ay sinubukan natin siyang makita sa pamamagitan ng isang ritual. So sa mga hindi pa napanood, I suggest na panoorin nyo muna ang video yon, o panoorin nyo pagkatapos nyo mapanood ang video to, para mas maintindihan nyo kung gaano nga ba nakakatakot at kilabot man ha si Jeff the Killer. At pagdating sa mga ritual, kung paano nga ba siya ginagawa mga kapareng. Okay, so ito, kuha tayo ng wooden pickaxe. Ayan, so mag-mine tayo ng stone para makapag-craft tayo ng furnace, at para makapagluto tayo ng pagkain natin, no? Kasi mamaya ay mga hunting tayo. So doon mismo sa lugar kung saan tayo nag-spawn mga kapareng, ay doon na rin tayo gagawa ng bahay natin. Okay, so damihan natin tong stone natin para hindi tayo kulangin, no? Yan ito. Tapos pagkasapit ng gabi mga kapareng, ang gagawin natin, mga hunting tayo. Susubukan natin na makita si Jeff the Killer pagsapit ng gabi. Okay, so sapat na to, akit na tayo dito. At para masimulan na natin, tika dito tayo makaakyat. Okay, so para masimulan na rin natin mga kapareng ang paggawa natin ng bahay, no? So yan, kuha tayo ng stone axe at syempre ng furnace, yan, para makapagluto tayo. At by the way mga kapareng, kailangan natin maging mapanuri, no, pagsapit ng gabi, kasi mahirap makita si Jeff the Killer kasi nagtatago yan sa mga likuran ng puno eh. Minsan hindi mo namamalayan. So ito mga kapareng, simulan na natin yung paggawa natin sa bahay. Medyo maliit lang siya, sakto-sakto na to sa atin. So ito, kahit na napakalita bahay naman, kailangan natin gawin dito, no? Kailangan lang natin meron tayong masisilungan kapag umuulan, at meron tayong matutuluyan kapag sumapit na ang kadiliman. Napakagandang pakinggan mga kapareng. Ito.
At mga kapareng, sa mga kung may mga nais kayong ipa-content sa atin ng mga creepypasta Minecraft world, halimbawa ng Chucky, you can comment mga kapareng, ha? At pangako, susubukan natin na gawa niya ng mga video sa susunod nating mga content. At tutuklasin pa natin ng mga creepypasta o mga kababalaghan dito sa Minecraft. Lahat ng iyan, mga kapareng. So ito, di pa sasapatungan natin, no? Meron tayong 15 na piraso ng wood. Kailangan pa natin ito. Meron tayong ano. So, sakto ito, mga kapareng. At kailangan lang natin magtira ng 7 para ano, mailuto natin siya sa furnace para maging ganda ito charcoal. Sapagkat kailangan din naman natin ng torch, no? So, gawa tayo ng bahay. At sa mga hindi nakakaalam, mga kapareng, ha, si Jeff the Killer ay isang kilabot na entity na killer. Kung sa totoong buhay o sa mga pelikula ay binabansagan siyang killer, maging sa Minecraft ay killer din ang bansag sa kanya. Kaya nga siya tinawag na Jeff the Killer in Minecraft Creepypasta, mga pareng, kasi ayon sa mga teorya o sa mga balibalita patungkol kay Jeff the Killer ay pumapatay daw siya ng player. Pero hindi pa naman siya napapatunayan, kaya wag nating sabihin totoo. At wag tayo basta-basta maniwala, mga kapareng. Bubong na lang kailangan natin para matapos na. At pagkatapos ay sahig, no? Pag natapos na natin itong bahay natin, kumuha naman tayo ng pagkain para hindi tayo magutom. Ito, kuha tayo ng birch door. Yan, para may pintuan tayo at para hindi basta-basta makakapasok. Ay, by the way nga pala man, kuha tayo ng ano, kuha tayo ng shovel, wooden shovel. Okay, papalitan natin to ng wood din, mga kapareng, itong dirt. Okay, so ito, sapat na to. Meron pa dito. Ayan. Okay, here we go. Patapos na tayo. Ay, kinulang tayo, ah. Kuha tayo ng ano. So, magtitira. Okay, so meron pa naman tayo natirang dalawang wood. Exacto yan, sa dalawang charcoal, no? So, tapos na, mga kapareng. Ito, teka, may chicken. Papatayin natin yan, no? Pero bago yan, lulutuin muna natin itong charcoal. Ayan, tika, kinulang ata. Baka kulangin tayo, mga kapareng, eh. Mas mabuti na yung meron tayong sobra. Ayan, sabi na nga ba, kukulangin tayo, eh. So, tika, asa na ba yung chicken natin dito? Ito, mga kapareng, wala pa naman nagpaparamdam sa atin dito, no? Ito, meron chicken. Papatayin natin to para meron tayong pagkain. Tika, hindi mapatay. Tanggalin nga muna natin to. Ayun, mga kapareng, meron tayong isang chicken. Ayun, sakto. Luto na yung charcoal natin. So, pwede na tayong gumawa ng torch. Ayan. Okay, meron tayong 8 torch. Teka, umuulan. Teka, man, kapag may sinusubukan ka mga creepypasta video, creepypasta seed, tapos sinamahan pa ng isang napakalakas na ulan, ay dagdag creepy, mga kapareng. Believe me, dagdag creepy talaga siya, man. Lalo na dito, mga kapareng, na tayo yung mag-isa lamang sa isang creepypasta world na si Jeff the Killer ang pwede mong ma-encounter. Si Jeff the Killer lang naman na isang killer. At napakagandang pagmasdan ng kalikasan dito sa Minecraft. Pero may halong kababalaghan sapagkat mga creepypasta nga ito, man. So, sa ngayon, wala pa namang hindi pa naman natin na-encounter si Jeff the Killer. At man, kailangan natin magdoble ingat sapagkat maya-maya pa lamang ay magsisilabasan ng mga salad. Ito, mga kapareng, meron din dalawang pig. Ayan, sakto-sakto, may pagkain tayo. Hindi tayo makukulangan ng supply ng pagkain. Teka, sana wala tayong ma-encounter ng mga salad. At sapagkat delikado talaga tayo ng sobra, mga kapareng. Talagang delikado tayo nung sa mga salad. So dito banda umuulan ng snow, pero doon banda napakalakas na ulan ang sumasalubong sa atin. Pero dito ay snow. Napakalamig ng panahon. Okay, napakalamig ng panahon ito, mga kapareng. Kailangan din natin magdala ng tatlong bulaklak. Ayan, pang disenyo natin sa labas ng bahay natin, no? So ito, meron tayong tatlong bulaklak. Ilalagay natin dito sa labas ng bahay natin. Ayan, tapos maya-maya konti papasok sa bahay natin, no? Kung sakali hindi natin kayanin ng mga salot. Yeah, mga kapareng, walang matutulog.
magpupuya tayo dito sa Minecraft. Magpapaabot tayo ng umaga dito kasi syempre mga hunting pa tayo eh. O bawat paligid susuyurin natin para makita natin, para malaman natin kung may Jeff the Killer nga ba dito sa world na ito. Tika-tika, si The Legendary Man nandito. The Legendary Man nandito, sasabog siya. Sabi na nga ba eh, sasabog talaga si The Legendary Man, makabaring. Sabi na nga ba, okay. Hindi ko inasaan yun man ha. Sasabog si The Legendary Man. Napakadilim na paligid, pero makabaring, mahirap, medyo mahirap makita si Jeff the Killer, no? Kasi may pagkaputi pa naman, lalo na kapag dumidikit siya sa mga wood dito na nakakulay puti, diba? Okay, so maya-maya makaparang eh, medyo lalayo tayo dito ng count, ng bahagya, no? Teka, man takbo, mga kaparang, wait, what's that? Teka, ano yun? Wait, sumusunod sa atin Spider-Man. Sinusundan tayo ng Spider-Man, mamamatay tayo. Teka muna, Spider-Man, mamamatay ako. Ayun. Teka mga kaparing, Jeff the Killer, nandoon, man. He was there. Wow, can't believe na magpapakita sa atin si Jeff the Killer sa pambihirang seed, mga kaparing. Wow. Wow, grabe man, jumpscare. Grabe. Hindi ko in-expect na magpapakita sa atin sa pamamagitan ng seed na ito at ng world. Pero bakit? Makaparing, teka, punta natin ulit. Bakit nakasara to? Okay. Ay, salamat, puti naman at wala na siya rito man. Man, iniwan natin yung pinto nakabukas, pagbalik natin nakasara. And for the second time, iniwan natin ulit nakabukas, pero ngayon nakasara na, pero wala na siya sa loob. Mga kaparing, hindi ko alam kung naglaho, lumabas ng bahay. Ewan, hindi ko alam man. Pero grabe, nakakatakot sa kobra man. Grabe yun ha, mga kaparing. Hindi ko in-expect. At sana man, nasaan na kaya si Jeff the Killer ngayon? Nasa paligid pa rin kaya siya? Ay, teka, are. Nasusunog tayo man. Nasusunog tayo, mga kaparing. Teka. Wow, ay my goodness. Bakit nasusunog bahay natin, ha? Teka. Bakit nasusunog yung bahay natin? Sinong sumunog nito? Are, teka, may salot, mga kaparing. May salot. Oh my goodness, you died. Napatay tayo man. Wow, mga kaparing. Wow. Jeff the Killer is in the house.